For today's video mga par, may repair tayo na ano, heat blower sa fire alarm system. Bali ito yung tester na namin pang test ng heat sensor. Hindi siya gumana. Mag-ilaw lang siya ng ano, yung pinaka-heater niya, tapos mamatay na. So kailangan nating ayusin to kasi may ISM audit kami, tapos class survey, tapos may buyer din. So may nagtangka pa talagang bilhin yung barko namin kahit 18 years old na. So ito yung ginawa ko mga par. Tinisting ko yung mga wire, okay naman. Yung capacitor niya sa starting okay din. Tapos tiningnan ko dun sa likod kanina yung fan, hindi naikot. May parang mag-ano lang siya, mag-turn siya ng saglit, tapos mapatay na. Tapos yung heater, tuloy-tuloy, tapos mamatay din. So, dapat walang heater na ano, hindi iilaw ng ganun kalakas. Tapos yung fan yan, dapat tuloy-tuloy. So, ganito lang yung pagtanggal niya, kasi nahirapan din ako dito pagtanggal kung paano, kasi hindi ko nga alam, hindi ako kabisa, ngayon lang hindi ako nakabaklas ng ganito. So yun lang, tingnan natin kung okay pa yung motor, yung rotation. Tapos yan yung pagtanggal niya, may mga thread plus siya. Yung gusto ko lang makita is yung motor, matestiran ko o anong magawa ko dito. Para ma-requestan ko ng bago kung kailangan, kasi kailangan natin to. Ito yung approved na tester sa mga heat sensor. Hindi yung mga electrical na blower, hindi yan pwede. Dito sa tanker, kailangan yung mga approved ng ano, yung class survey yung gagamitin na mga pang-test. So ito na nga, natanggal ko na. Yung heater, ito yung heater. Tapos yung sa likod din niya is yung pinaka-motor niya, yung may fan. So ito yung gusto nating makita ngayon, kung bakit hindi siya naikot. So dito tanggalin ito. Just pag katanggal ko ng cover is sumabay din ng tanggal ng impeller niya, yung pinaka fan niya. So ibig sabihin ito lang yung problema. Hindi na siya napasok doon sa pinaka ano niya, rotor, yung sa shaft niya hindi na sumabay. Kaya yun yung dahilan bakit hindi siya tuloy-tuloy yung ikot. So, yung gagawin natin dito is ano lang, padikitan lang ito natin para mabalik siya sa normal. May ano naman tayo dito, may yung glue gun. So, malakas yung kapit nito. So, ito lang yung gagamitin natin. Hindi na natin kailangan ng iba pa. Para saglit lang din naman yung gamit nito pag test. Kaya, hindi rin siya tuloy-tuloy yung gamit talaga. So, padikitan lang natin ito. Tapos, sa harap, yan, ilalim, lagyan natin. Tapos, dito rin sa likod para kapit talaga siya. So, ayan na, ibalik ko na. So, okay yung ikot niya, walang problema. So, yun lang na, yung problema talaga is natanggal lang siya. Sa katagalan na siguro ng gamit. Kaya, yun yung nangyari. Tapos, binalik ko na, so, ready for test na ito. So, sa Saturday, i-test natin to yung heat sensor niya kung 100% ba yun yun ba yung problema. So ito yung tinesting natin, heat detector dito sa ano, likod ng main switchboard. So may isa ditong heat detector. So ito yung i-test natin para malaman natin na okay na yung pang-tester natin. Kasi kailangan to ngayong o bukas. Bukas yung ano namin survey. So at least may idea kayo kung paano buksan yung fan na ito. So thank you mga par sa panonood ng video na ito. Kahit saglit lang. At least may idea kayo.